Para ako na ng project dito po. Isa rin po ang server po. Ano po? Angels po. Animator po. Isa rin po ako na member niya. Ako po si Crystal Junior. Ano, from same time ni po this week. Tapos, 16 years old. Server din po ako sa band. Choir, tapos Angels. Kasi yung po ako. Sister? Salamat po sa inyo. Ay pahati po para po sa mga mga pagkilos, no? Matutulad po para po sa ating academical ministry at commission ng bagong parokya. So, pagkataon na kung saan, no? Ay maluwanag ang mga hangon. Nakala ko ako ay 17. Kung tayo po ay 13. Wala ko 13. So, ako po ay si Father BFC, sumusyara so, dito. Bago din po ako sa ministry ng catechetical. So, pagkusin ko ay magkakaroon ako sa inyong mahal at sa mga po ay makatulong tayo sa pagkulat at po sa ating pagpapalago ng ating pagpapalabayan. So ngayon pong araw na ito, so kayo may tumugon. Mayroon po, sino pinakabata? Hello? Ha? 16. At saka 16, 8. No? Mayroon na po sa inyong mga nadami ng matigista. Mayroon na po saan ay nag-iisip pa. Tumuturo. Ay may process nila. So, baka makahiligan ang puro para sa isis. Pero isa mo sigurado, kayo tayo ito. Tayo sa pagpumot para tunay namin magpapalan ng ating pagpapalago ng ating pagpapalago. So, para kung tayo magkaroon ng pag-isang paghinilay, ay siguro po ay nais namin bigyan pa siguro sa pamagitan mismo. O, Father? Saturday. Oh, Saturday. Ano oras? 8. 8 o'clock. So, Saturday naman po, magkakaroon pa yung set na lang sa mag-nais ng mag-lay minister sa Holy Communion. May mag-vlog para po sa mga ministry. So kayo papasok sa isang komisyon na kung tawagin natin ay Catechetical Commission. No? So, tapos po ay magkaroon tayo ng pinag-civic year. Pag-ibasiyan natin ng ating ano na bagay ito? Ano bagay itong pinapasok ninyo? Pero ito ay situated according to Catechetical Commission of the Diocese of San Pablo. Ito po yung aming vision, mission. Pananaw at mission. Ito po yung pananaw. Nakakas na po. Hindi yan ang kasi.
Pero sabi ko nga, di pa lang kayo yung tuturo na, ay... sa inyo na, yung iba sa inyo yung tuturo na, tapos magabayan po tayo sa ating mga pagkakilay ngayon sa araw na ito at pag-aaral. So, pakibasa nga po ng pananaw ng Diyos sa isang Vatican Confirmation. Sabay-sabay po. So, ito po ay alam natin kung sinabi natin vision mission, ito po ay parang pinaka-word side, pero siyempre, ito ay malapak. Kaya po yung mga salitang ginamit dito, yung inclusive na po ay overloaded with meaning, no? Tulad ang ibaba po na integral na pag-uubog. Alam po natin, pag-uubog, pag-uubog tayo, may anamis tayo, may isang bagay, katulad na po na sa mga nakasunodan, yung isang magkagawa ng paso, no? Na ay hinayaan natin na tayo ay mahubog sa isang hudis na nais natin pinag pagbarisan, nais natin maging integral. Ayon po ba? Ay hindi lang po ngayon transfer information. Hindi po natin ilang mga bagay na sa maaaring bahagi ng ating tutunan. Kasi hindi magaling kumanta, samahan ninyo sa napapita na pagkilis, lalo na lang po, yung sa gawa ay nakusap na ay mapalatan natin kung itong maalala dumating ng Santo Papa. Sabi ni Bishop Dable, na kung bakit daw tayo ng mga Pilipino ay resilient, patag, may gawa daw na dalawang bagay. Isa ay pananampalataya, isa ay musika. Music. So, bahagi na kung sa rinawa po ay patuloy na maging bahagi ng isang pagpag-uubog sa atin. So, integral. Pwede natin bigyan ng pagpapalat sa inyo para sa inyo ng person. So, pag sinabi natin integral, hindi lang ang spiritual, pati ang spiritual, physical. Bagaman po tayo ay kumikilos sa isang mas malawak na integration. Kaya natin mapalabay natin paalala yung integration. So, ngayon, isa po sa mga usapin, yung bangsa muro, basic law. Pero, pag hindi yung magpapasok ulit, kung hindi yung mag-focus no, magkakaroon na naman ng integration. Ang integration, yung dating MILF, i-integrate sa PNP. At yun mo muna, no? Yung PNP at saka yung MILF. So, maaaring magkasalungan, sabi magkalaban, pero ngayon ay i-integrate. So, ibig sabihin, ay lalo-lalo na ngayon panahon na ito, globalization. Marami pumapasok sa ating mga kaisipan. Yung information exposure, kinakalaan natin ang patuloy ng information. So, pero yun, ang isang mahalagang nakita po natin. Mga kabataan na yun. Mga kabataan na yun ay kinakailangan natin integrate yung kaalaman ng mga kabataan. So, kahit na po itong ating grupo, iba't-ibang pinanggalingan, iba't-ibang natapos, iba't-iba yung karanasan. So, pero yan, integral ng pag-uubo. At ito yung mabigat, kasi hindi lang po ito, katulad ng iba, ay sabi ni Sister Karina, ay hindi lang basta transfer of information, kinakailangan yung pag-uubog din ng pag-kilos. Parang kaya siya pa rin sa gawa ng
eskwelaan, pero narinig niya puro mura. Ilalala ko sa aking pananampalataya, integral ang pag-uubo ng bawat katekista. Ng bawat katekista. Sabi ko nga, kaya nga kung ninais ko rin na mag-involve no, sa commission na ito, ay makapagtok ngayon sa inyo sa unang araw din po ng aming pamilya kasi na ay naisin din natin ng aming bahagi. Saksi. May mahirap, ha? Saksi at tunay na alagad ni Cristo. Hindi lang tayo ngayon mga audience. Hindi lang pwedeng tayo kapatagod. Kasi na kailangan tayo sabi na nung sila natin na makibaka. Pwedeng involved. So, kung pwede pa kasaya, masabi yung ako sa patay mo, sa alam natin, kulang na kulang natin ito mga artista. Dami natin dapat na turuan. Kutusin po yung tinuturuan lamang natin ngayon ay elementary. Wala po yung high school. No? Sa level na ating pagkino sa dahil sa San Pablo. Pagamat may ibang mga parokya na mayroon sila high school, pero very minimal. Very minimal na mayroon ang tuturuan sa high school. Kalimitan pa lamang ay elementary. Why? Kasi kulang tayo sa tao. Pero sabi mo natin, nagpapasalamat tayo sa pagkat may minamis na ngayon na lumuso no? Para mabigyan ito ng pagkukot. Tunay na lalang ni Kristo. Nagkakaisang naglalakbay puno sa kaganapan ng yan ang sabi ko natin, no? Kaganapan ng buhay. Kung sinabi natin kaganapan ng buhay na yun, ano yung kaganapan ng buhay? Sa inyos, fullness of life. Fullness of life. Ano fullness of life? Ano fullness of life? Sa terminolihiya na madali natin may hindihan. Saan mo ang sabi, fullness of life? Ano naman? Medyo malalim na kung paano sinabi namin yung fullness of life. Ibig sabihin, hindi nasayang yung aking panahon na inilagak no? Kasi mayroong kabuluhan ng buhay. Ang kalimitan ng mababagitan, ano ba? Ang pangailangan. So, ibig sabihin ay siguro kapag sinabi natin may napunuhan, kontento. Sa kontento ka. Hindi sapagkat lahat ay nasa iyo na. Kasi magkaiba yung lahat ay nasa iyo na, pero hindi ka maring kontento. Di ba? Pwede ganun, you know? Ano sa iyo? Napunuhan o kontento? Moron yung kontento. Kasi may mga kuha, pero hindi mo kontento. Kasi yun ang kontento. Ano ba? Ano ba? Hindi lang mo natin ang mga. Ano niya ang yung babae na hindi sa akin ang
home baby. Pero nakikita ko po sila talaga na nagamit po talaga sila ng family. So, binigyan ko pa rin sila ng pera na sabi ko, huwag mo ibibili niya ng family. Basta yan, kung talagang pagkain ang bibili mo, ibibili mo. Kasi po, ang ate, gusto ko talaga na makatulong ng gusto. Kaya alam ko, yung isip ako yung data, yung sa inyong buhay, service, paglilingkod, yung supply. Yung pa? Ang panibang idea? Ito? Whoa.